So, kamusta mga kamatis, mga kaibigan? Pasensya na kayo, hindi to live and kailangan ko lang talaga maglabas ng sama ng loob sa mga nangyayari dito. Usually naman kasi pagka ganito, hindi naman talaga ako pumapalagna and hindi na ako sumasama masyado sa drama. Kasi miski dramahan ako ng ibang YouTubers, hahayaan ko na lang sila kasi gusto ko yung tahimik lang talaga. Nagbibigay lang ako ng opinion sa mga bagay-bagay, nagre-research ako. Binibigay ko sa inyo yung latest na sinasabi ng science about something na related doon sa pinag-uusapan natin. Alam nyo yun, yung cognitive reappraisal na sinasabi ko sa inyo, ina-apply ko yun sa bawat video ko. Pasensya na kayo kasi gusto ko lang maglabas ng sama ng loob ngayong mga panahon na to in 10 minutes kasi alam ko yun yung golden magic time ng YouTube and gusto ko lang sanang sabihin sa inyo yung estado nung isang social media platform ko. Etong nakikita nyo ngayon ay galing sa TikTok ko. Pangalawang TikTok account ko na to kasi yung unang TikTok account ko na may 60,000 followers ay na-ban. Eto kasi kanina nakita ko nagva-viral yung isang video ko. Alam mo yun, bilang isang content creator, mahirap magpa-viral ng video. Kung hindi mo kasing sikat sila Merk, sila MG, mahirap talaga. So, alam mo yun, eto, masaya ako. Kasi una, kahit walang bayad to, napa-viral ko siya. Di ba? I mean, hindi man lang sa YouTube ko, hindi man lang sa Facebook ko, pero napa-viral ko pa rin siya. Especially sa mga panahon ngayon na hindi na naman ganun kalakas yung viewing ko. Hindi ako nagmura dito mga kamatis kung dun sa mga nakapanood nito. Hindi rin ako ng name call dito. Wala akong sinabing abusive dyan mga kamatis. Kaya nga lang talaga, yung sistema kasi ng TikTok, parati siyang pabor dun sa nagre-report. So ayan, kita mo. Ano bang pambubuli ang meron dyan? So hindi ko maintindihan kung bakit ni-report yung account ko. So ngayon, instead na magalit ako rito, cognitive reappraisal tayo, half glass empty, half glass full. Instead, gagawa na lang ako ng full video talking about what really happened dito sa ano na to, dito sa video ni Merk na to na nagkukunwari siyang tinamaan siya sa ulo. Okay mga kamatis, first thing that we have to understand here is yung kung paano ba magtakip ng logo ng tama. Kasi binlearn na lang nila yung area kung nasan yung doktor. Hindi nila binlearn yung mismong nakasulat doon sa scrub suit ng doktor. Naintindihan ko naman na ayaw ma-involve talaga nung clinic dito. Pero syempre, siguro for fun lang to sa kanila. And end of the day, free promotion yan doon sa clinic nila. Naintindihan ko sila. Actually, kailangan nyo ring supportahan yung Davita Clinic na yan. Kasi lalong-lalo na kung merong may na-dialysis sa inyo. Diba? Kasi dialysis center yan eh. Pumunta kayo dyan, okay yan na clinic for that purpose only. Meron naman tayong nakakausap na doktor na sinasabi nila na minsan kung walang-wala na talagang clinic na available, sila kailangan nila mag-take ng pasyente. Okay, pero eto muna yung first point ko dito, yung editing part na tinatawag. Bago tayo pumunta dun sa, ito pala ay isang dialysis center. Kasi this is like a blatant disregard to your intelligence, mga kamatis, mga kaibigan. So, pag-usapan natin muna yung motion tracking na tinatawag. Sa mga software kasi, ito katulad nitong gamit ko, I'm using an editing software. Kunyari, gusto kong i-edit tong itong video na ginawa ko, gusto kong re-edit yung ginawa ko. Tapos gusto kong specifically i-mask yung isang part ng video na to. Kunyari, itong mukha ni Boss Jonah, gusto kong takpan ng kahit ano. Tapos gumagalaw-galaw si Boss Jonah. I-motion track ko lang yan mga kamatis. That is not a very hard task to do. Kahit sinong editor kayang gawin yan. Kahit alam mo, kailan lang ako natuto mag-edit to and hindi pa ako talagang nag-e-effort mag-aral mag-edit like nagbabayad ako ng tutor ko or never ako nagbayad ng editor ko sa buong buhay ko dito sa pag-YouTube ko kasi it's yung mga ginagawa ko, it's not difficult, it's very simple. So yan lang yung proseso ng motion tracking mga kamatis, mga kaibigan. Million-million yung kinikita nyo sa pag-vlog nyo pero you cannot get a editor na tatakpan yung pangalan nung clinic na to. Ang hindi ko lang gusto kasi baka masamain nyo na yung clinic parang sumasakay sa mga katoksika nung
YouTubers. Hindi yun. Sabi ko nga sa inyo, cognitive reappraisal. Yung doctor dito was very informative. In fairness to him, na alam niya na, malamang sa malamang alam niya na scripted to. Pero sinasabi niya kung talagang nagkaroon ng concussion, para lang yan yun sa mga GMA 7, sila Doc Alvin Francisco, kung kilala niyo yun. Diba? May show siya sa GMA. Ganon din yun, para maging mas informative pa tayo. Pero ang hindi ko lang gusto, sana kung ayaw nyong palang mapangalanan at mahanap at mabisto na kayo ay scripted, sana ginamit nyo ng maayos yung editor nyo. Yung motion tracking na tinatawag, diba? Ayan lang, napakasimple niya, no? Miski akong hindi magaling mag-edit, hindi naman ako si Paul Lul. Pero kayang-kaya kong emotion track yung logo nung doktor. Nakakainis lang, mga kamatis, eh. So, ito yung clinic nila, the Vita Kidney Care Center, okay? Huwag nyong i-hate tong mga... etong page nila, ha? Ginagawa lang nila yung trabaho nila para ibigay kayo ng tamang medical information for concussions, okay? Kung walang-wala naman talaga, sabi to nung isang doktor na kaibigan ko, na itago na lang natin sa Doc Paul Malinlin, ng doktor ng mga baryo. Alam mo yun, kung wala talaga, as in zero, as in hindi siya makapunta sa normal hospital na walang CT scan, X-ray, at saka walang doktor na marunong sa head traumas, talagang kailangan nila kunin yung pasyente na yan. Kasi tungkulin nilang tumulong sa tao, okay? Pero even though sabihin na nating scripted yon, matuwa pa rin tayo dun sa doktor. Kasi yung doktor, ginawa niya ng tama yung trabaho niya. Binigyan niya tayo ng isang ganap na medical information na miss kung talagang nahataw sa ulo yung pasyente niya, di ba? Pero real talk, hindi talaga nahataw yung tao na yan. Of course, maraming paraan para ipakita na nahataw siya. CT scan, medical certificate, which hindi mo pwedeng kunyari, sa St. Luke's, kumuha ka ng medical certificate. Pwedeng nilang gawin yon. Hindi nila pwedeng falsipikahin yon, di ba? Pero the thing is, kayong mga nanonood dito, pinanonood nyo lagi itong mga kasyitan na to, mga kamatis, mga kaibigan. So, ang nangyayari, nagpa-perpetuate yung toxicity dito sa social media kasi kasalanan nyo. Ako, na nagbibigay lang ako ng impormasyon sa inyo, hindi nyo pa makikita to kung hindi pa namin nung community ko pinoint out sa inyo na meron palang ganito, nasa dialysis center pala dinala. Maiintindihan ko sana kung may COVID-19 restrictions pa, eh. Kaso wala naman, di ba? So anong what's the deal here, mga kamatis, mga kaibigan? Bakit parang ako na naman yung may kasalanan dito, na nagbibigay lang naman ako ng information sa inyo as much as I can? Hindi ko sinasabing perpekto ako, pero dito sa instance na to, siguro naman wala akong maling ginawa. Why do I have to get penalized for someone else's stupidity? Why do I have to get this every time? Napaka-unfair naman talaga. So, napaka-unfair, mga kamatis, mga kaibigan. Napakadali lang naman sumagot sa drama at makipagtoksikan ka sa mga kapwa YouTubers mo, eh. Ito, tried and tested formula yan, nila MG. Diba, pag may drama, pag may issue, pag may scripted na issue, anong mangyayari? Gulo-gulo sa social media, demandahan, hampas-hampas ng baseball. It's getting to a point na yung toxicity kasi sobrang monetized dito sa social media. Ginagawang platform para umangat dito. Diba? When will you stop supporting this kind of content creators, mga kamatis, mga kaibigan? And when will you stop penalizing people like me who's just showing you the truth? This is the truth of the matter. No one got hit on the head. Darating yung event nila, tapos babayaran nyo sila ng kung magkano man yung pay-per-view nyo yan, kung 100 pesos man yan, 200 pesos man yan, and they feed off your penchant sa drama. Bakit ganun? Hindi ko gets, eh. Ayaw nyo, nagagalit kayo sa mga toxic na YouTubers, pero binabayaran nyo pa rin sila para magsuntukan sa harap nyo. This is getting ridiculous, mga kamatis, mga kaibigan. At this point in time in my career dito sa social media, hindi ko na alam kung sino yung sisisihin. Pero sabi nga ng isang former US president, the buck has to stop somewhere. Someone has to take the blame for this. Is it going to be myself, na I'm just showing you the other side of the story with facts and logic? Or would this or
yung mga YouTubers na to na parati na lang gumagawa ng drama. Okay? Tignan nyo kasi kung anong ginagawa ng YouTubers. Take it, hubaran nyo fundamentally kung ano yung ginagawa nila. If they are existing sa drama dito, kahit anong ganda ng salita nila, kahit anong message yung gusto nilang ibigay, huwag nyong pakinggan. Because they are abusing the system, mga kamatis, mga kaibigan. Yung mga fans naman nila, huwag kayong masyadong mag-immerse sa mga ganitong klaseng content. Kasi naahawa rin kayo ng katoksikan. Hindi malaki yung platform ko sa social media. Nahihirapan akong kumuha ng viewers sa YouTube. Sa TikTok, nakakakuha ko ng views dyan. Kung gusto ko lang mag-dog show, dyan ako magpo-post. Diba? Pero gusto ko lang din kayong i-inform. At as much as possible, gusto ko kayong i-entertain. Gusto ko kayong matuto dito sa mga content ko. Hindi naman pwedeng puro katarantaduhan na lang. Hindi naman pwedeng puro junk food naman. At the same time, gusto kong maging patas habang nagko-comedy ako rito. 'Di ba? Kasi I understand we are in the entertainment industry. Pero ayokong i-sacrifice yung IQ mo just so ma-entertain kita. This is just very frustrating para sa akin, mga kamatis, mga kaibigan. Alam nyo, naiwas na ako sa drama. Kahit may mga YouTubers na dinadramahan ako, iniiwasan ko talaga. 'Di ba? Kasi ayoko yung toxicity na yun agad eh. I don't want another version ng nila MJ na Jonah sa buhay ko eh. Kaya iniiwasan ko talaga. Pero this is too much. This is really too much na mare-report yung isang platform ko just because I have an opinion on a matter na hindi man lang 10 minutes 'yon. Hindi man lang 15 minutes yun, hindi live yun eh. It's recorded, dinahandaan ko yung sinasabi ko. I made jokes about the situation. It's too much, mga kamatis. Yun lang naman yung sa akin. Sana mag-gets nyo yung point ko. Ingat po ang lahat.